So what is up guys, it's your boy Jazzy TV, welcome back sa channel ko. I make videos about motorcycles, DIY tutorials and life in general. Kung bago ka dito, makalimutan mag-subscribe at i-click notification bell para lagi updated sa mga future videos natin. So ngayon guys, nagbabalik si Sir Pidjo. Kung naalala nyo, siya yung nagkabit sa atin nung Winker Film Panel Gauge Protector. Ayan, kung naalala nyo. Ito rin, kinabit ni Sir Pidjo. Nandito siya ulit. Yes, ayan, ang bagong motor ni Sir. Ay, bagong kulay pala. Anong kulay na ito, sir? Multicolor, kaya mo multicolor. Tapos parang mayroon siyang glitter na, sir, no? Diamond siya. Ay, Sir Pidjong. Shout out. Ang pagbabalik. So, yun guys, bumalik si Sir Pidjong kasi nga after natin ma-vlog, naubos yung stocks ni sir sa mga paninda niya. Ang gagawin sa atin ni sir ngayon is, ay lalagyan niya ng carbon yung ating motor, carbon wrapping. 6D ba yun, sir? 6D? 3D dito. 3D, sa, okay. Hindi, dito 3D. Dito clear. Tapos dito, yung bago natin, yung purple. Okay. Tapos ito, dito yung bago din natin na matte texture. Ah, ito yung nakita ko sa post niya, sir. Yung, yung may design. Pero yung ibibigay ko sa'yo yung bago, yung silver gray. Tapos dito 6D na silver gray yung logo ng PCX. Tapos dito yung may gas mo. Yan, lalagyan na natin. Explain ko sa inyo mamaya to guys. Lalagyan na natin mamaya ng carbon na 3D. Tapos yung tampad set. Okay. So buong-buo na yun siya mamaya. Tapos magpapalit tayo ng gauge mo. Okay, paano, gauge purple din siya yung bago. Tapos yung tail light mo purple ano din. Ah, about nakikita. So yun guys, explain ko sa inyo kung bakit nagpapalagay yung mga rider ng mga wrap, may mga katulad ng carbon wrap or yung katulad nun yung pinalagay ni sir isang buo sa motor niya. So, unang-una para maprotektahan yung color ng ating motor, syempre mas maganda pag may choice ka na palitan yung color, tapos kung gusto mo ibalik sa dati, tatanggalin mo lang yung wrap, ganun kadali lang. And yung pangalawa naman is ayan, katulad nito yung mga namumuting part. Yan. Para maiwasan mamuti yung mga black parts ng motor natin, kaya naglalagay ng carbon wrap. And yung pangatlo, ayan katulad nito, may gasgas. Matatakpan yan ng wrap na ilalagay ni sir. And nakagandahan dyan, hindi mo na kailangan ipa-repaint. Kasi pag ipapa-repaint mo to guys, isang buto na ire-repaint and para pumantay dito sa color na to. Yun, tapos ito yung sa panel gauge protector natin. Kung makikita nyo guys, meron siyang mga gasgas. Kung hindi ako nagpalagay na itong panel gauge protector na to, ang mangyayari is magiging permanent imbis na madali lang tanggalin. Tapos, ayan, yung madalas natin nakikita sa mga Facebook page na sinilayan natin, PCX 160 Group. Yung kadalasan ng windshield nila, meron silang carbon wrap or meron silang mga nilalagay dito na isang buo. Kasi kung makikita nyo guys, sobrang gasgasin nyo guys. Kahit anong init mo dyan, magagasgas. Tapos magagasgas siya. So, yun ang kagandahan sa carbon wrap. Iwas gasgas, tsaka mapaprotektahan yung totoong kulay ng motor mo. Bilib talaga ako dito nung nakita ko sir sa post mo. Solid. Ayan, para sa magtatanong, syempre inasahan ko na yung tanong nyo. Kung magpapa-decals ka, may huli ba sa LTO? So ang pinakasagot dyan, depende guys, depende yan. Kung ang color na naka-indicate sa OSR nyo is onti na lang or maliit na portion na lang sa motor nyo, mahuhuli ka. Kung ang color na naka-indicate sa OSR nyo is limbawa white, tapos ito pinaka-carbon mo to, yan buo yung pinaka-carbon mo, tapos ito tinira mo sa checkpoint, pag tinignan yung RCR mo makikita nyo agad puti yung motor mo and hindi ka huliin yan kahit saan kita dalhin, ganun sasabihin sa'yo, dapat mas malaki yung portion na naka-indicate sa motor mo. Pero ito kay sir, ayan, ito dapat yung mga kadalasang pinapa-registro kasi nga, ayun, hindi mo na makikita yung totoong color ng motor, which is red. Ayan, dark red to dati, di ba sir? Ayan, pag ganyan, siyempre sa checkpoint, makikita, oh, hindi na red to. Ayan, doon ka na dapat magpa-change color kapag buong motor mo, pinarap mo. Pero yung sa atin, kahit hindi natin ipa-change color, which is, kita pa rin naman yung puti, and malaki pa yung portion na puti. Talaga ako nabilib, kasi dati, inasahan ko, ay ko, kahit di ko na palagyan panel gauge, kaya ko naman ingatan. Pero tinan nyo ngayon, kasi meron yung mga nalalaglag na dahon, mga bato na tumatalsik, ayan, tsaka mga dust.
eh yung nagagasgas dyan, kaya mabuti na lang nagpalagay tayo ng panel gauge protector. So kung gusto nyo mapanood kung paano in-install ni Sir Pidjong yan, pwede nyo mapanood sa vlog ko, binilag ko yun eh, makikita nyo sa screen, pwede nyo panood pagtapos nito. So yan, lilinisan na ni Sir, kasi kanina binanlawang ko lang siya, kaso kulang pa. Meron tayong matte black texture tsaka yung 6D dun sa set. Ito yung bagong product sa CVT eh. Pag nag-center stand ka kasi, mabilis magasgasan yun eh. Oo nga po. Kasi tsaka yung mga baton tumatalsik sa daan ko, no? Dun din nakakagasgas eh. Ito yung 6D guys, yun, makikita nyo siya. Tapos ito yung matte. Meron din namang plain kung gusto nilang walang logo. Ah, yung isang buo lang po. Oh, isang na, buo ano lang siya. Guys, bago itong i-install ni Sir, ayun, sa kwetan ng ating motor, tail light. Tail light, tail light. Takulay din siya na ito, ng panel gauge sa ng ating winter film. Sa ganito naman guys, alam ko walang huli to, as long as kulay red pa rin yung lumalabas na color, and kita pa rin yung tail, yung signal light. Ayan, katulad na itong sa harap. Ayan, wala siyang huli kasi kita yung headlight, color white, tapos yung ating signal light nandito. Kaya hindi siya mahuhuli kasi yung color na na i-imitate niya is ganun pa rin. Same as dati pa rin. Pero yun nga, dagdag look siya. And yun, mapoprotektahan yung ano natin. Yung mga ganyan, mga tail light natin kasi iwas gasgas. Talaga ako na ano guys, pag nakikita ako. Hindi ko lang kung saan nanggaling ito eh. Pero namutiin na siya. Hindi ko lang natuluan siya oh. Pero namutiin na siyang tuluyan. Kahit anong punas ko or linis, hindi na talaga siya naaalis. So ang solusyon na lang dyan is lalagay ng wrap. Ayan, lalagay ng wrap. Decals. So kahit di naman carbon yung ilagay nyo, kahit anong color, meron kayong available kahit hindi carbon dito, sir. Matte black na texture. Ayan, matte black. Kung gusto nyo pa rin, ganyan, black pa rin yung kulay. Ito yung matte black na color. Matte black texture siya. Mas pumutok agad yung kulay niya, sir, no? Oo, talagang nilabas. Tsaka shiny siya, sir. Kaya hindi, sa mga shipping, hindi ka talaga mahirapang magdikit. Kasi hindi mo kailangan ng blower, hindi mo kailangan ng ano, ididikit mo lang siya. Ganun naman kasi yung quality ng sticker na ginagamit natin, maganda eh. Kaya tsaka saktong-sakto yung cutout niya, sir. Hindi ka malilito ba? Hindi ka malilito. Tsaka pag nagkatulad niyan, pag nagkaano, pwede mo naman siyang i-remove lang ng konti. Tapos i-check mo siya. Didikit pa rin yan siya. Kasi 3M nga. Oo, solid pa rin yan. So, yung ganda na pagkakakat dito sa X guys, saktong-sakto siya. Okay, tapos kung may blower, kung may heat gun, pwede din i-heat gun siya ng konti. Pero kahit basta maarawan yan guys, didikit at didikit yun. Kumbaga yung itong mga line na to, meron din siyang purpose. Kasi yeah, medyo stressful yung... Kasi paano siya, palubog siya guys. Palubog kasi siya, stressful siya. Kumbaga kahit anong ano mo dyan, pahid mo ng ganun, yung card, hindi talaga siya didikit ng pagod na sobra. Magkakaroon siya ng hangin sa loob kasi papasokan yan dito. Pero ayun, ang ganda ng ginawa ni sir. Nilagay niya ng ano dito. Cut out, saktong-sakto lang. So sa right side, 2 pieces, tapos sa left side, 4 pieces. Gawa nung ano, sa ano niya, spark plug. Ano ba, papa-car wash? Wala naman pwede kung na dapat ano. Pwede na. Okay. Pwede na. Wala kayong dapat iwasan. Wala. Kung ano yung dati nyong ano, chores, o kaya dati nyong ginagawa, ganun pa rin, as is pa rin. Wala namang ano, wala namang bawal to sa ano. Kahit i-jet mo naman. Oo, kasi yung sa winker film ko, ayan, laging pag nagpapa-car wash ako, ayun, kung nakita niyo yung bago tanggalin ni sir, lagi niyang ano, pressure water. Wala naman, hindi naman natutuklap guys. Kahit tong ano ko, panel gauge protector ko dati, kahit ipakarwas ko, hindi naman natutuklap. Carbon 6D ang tawag dito guys. So yung gamit natin is original na X-Guard, German made. Okay. Yan, so self-healing to siya. Pag nainitan siya, lalo siyang gumakapit at kusang nawawala yung scratches niya pag nainitan.
Yung adhesive marks, normal lang yan. Nawawala siya pagka after mga ilang days, mga hanggang 1 week, nawawala yun siya. So, ayan guys, natapos na ni Sir yung ikabit yung ating protective film sa ating windshield. Ayan, kung makikita nyo yung mga marks na yan. Ayan. Ayan yung adhesive marks galing sa frame. Tapos, katagalan guys, kapag ka naarawan or lagi mong ginagamit talaga sa arawan is mawawala siya. Kasi nga, itong layer na to is self-healing siya, katulad nung sa panel gauge protector na. Ito, maganda to guys para sa mga gusto mag-preserve nung original look ng ating windshield. Pero marami rin available colors si Sir Pidjong. Ayan, message lang kayo sa Gracie Works. So, ayun na yung mga nagawa ni Sir. Ayan, yung protective film, tapos winker, tapos ano to? Dito po, anong tawag? Side foot peg yan. Ayan, side foot peg. Ayan, gawa ni Sir, protector. Side foot peg protector. Tapos dito CVT. Ayan, 6D na CVT protector film din. Tapos sa likod, ayan, taillight. Amber violet ang tawag din. Mamaya papakita ko sa inyo kapag natapos na, bubuksan natin tapos makikita natin yung pinaka-itsura niya habang naka-on yung mga ilaw natin. So ayun guys, ikakabit ni Sir Pidjong yung sa ating tank pad. 3D carbon film. Ayan siya guys. Kaya naman siyang buuin, kaso lang ang problema, stressful masyado. Mostly nakikita ko sa ibang gumagawa, ganun eh. May maangat dito, may umaangat dito, kasi stressful masyado, pipilitin mo kasi yung carbon fiber na ilapat siya. Hindi mo siya kayang ipalapat talaga ng totally katulad ng outer fairings. Textured kasi yung lalapatan mo eh. Yun ang pagkakaiba sa texture tsaka sa ganito. Okay. Pag dito okay lang yan, katulad nung sa ADV ko, kahit na pa-curve yan, o madali lang yan, nakakapit siya. Kahit, ayun o, nakikita nyo kahit sharp curve yun dito niya guys. Ayan dito, kita nyo dito, sharp curve siya, pero kumapit talaga. Pero yun dito sa atin, yun nga, textured. Textured yan eh, mahirap yung kakapit. Siguro sa una, kung kaya nyo eh, no, kakapit. Pero over time. Pero hindi ako makagagarantee na magbibigay ako ng warranty na isang taon. Kasi alam na talaga mismo na, ano, yun nga, na hindi siya kakapit kapag kasambo. Pero pag part by part, yun nga. Ganda guys oh. Hindi ito kumakuha. Tapos dito sakto-sakto rin yung cut ni Sir. So, ang maganda kasi nito guys, dito, pag ipapakarbon nyo or lalagyan nyo ng ano, decals, di ba, meron kayong mga angkas. Yung mga angkas nyo, meron mga singsing yun guys. Pag kumapit sila dito, magagasgas yung dito nyan. Kaya maganda, maaga pa lang, palagyan nyo na. Kasi hindi naman magbabago itsura ng physics nyo eh. So yun guys, natapos na ni Pops Pidjong, ikabit lahat. Pero ito yung ginawa niya ng paraan yun dito. Ayan, sobrang solid nyo guys. Touch of carbon fiber. So, yung gas-gas, nandito siya guys, di ba? Ayan, nawala. Nawala yung gas-gas. Tsaka maganda dito, yun nga. Di ba, may sing-sing yung angkas mo. Pag kumapit siya dyan, tapos nalubak kayo, hindi siya magagas-gas. Hindi magagas-gas yung side na dito, kahit dito. Tsaka dito, ang kagandahan, kaya pinaabot ko hanggang dito yan. Di ba, naka-angkas yung girlfriend mo, o kaya yung angkas mo. Naka-jeans siya, naka-maong, ayan. Pwedeng kumaskas siya dito. Ayan. Kaya pinalagyan ko na rin dito para hindi siya, ano, hindi magasgas lagi yung dito. Pero meron din si Pops Pidjong yung isang buo nito. Ayan, isang buo. Ayan. Pero ito kasi binigla ko lang si Pops Pidjong. Ayan. Kasi, ayan, nagawa na ganyan ng paraan. Ayan, maraming salamat kay Pops Pidjong. Tapos, ayan, lahat ng nalagay ni Sir Pidjong.
So, ayan guys, natapos na nga ni Pops. Tapos ayan, maraming salamat kay Pops Pidjong. Shoutout kay Pops Pidjong. Shoutout kay Mira sa Mandaluyong, yung GF ko, na nagre-reply dun sa page namin. Yeah. Siya nagre-reply dun. Shoutout! So, ayan, pag nag-message kayo sa page ng Gracie Works 3M, ang magre-reply sa iyo si Ma'am Mira. Shoutout po sa iyo, Ma'am Mira. And, ayan, syempre, sobrang daming kinabit sa atin ni Pops. Sana mag-avail kayo sa page niya. Lagi namang responsive yun yung page niya. Gracie Works 3M. And lahat naman available kay Pops, diba? Wala pa namang out of stock, Pops. So, habang available pa, mag-avail na kayo kasi mabilis lang ma-out of stock yan. Kasi sobrang bilis lang ikabit and sobrang mabilis siya ngayon. So, yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Desi TV out.